Good day mga ka-LV! For today's video, ibabike check lang natin yung aking 5 months old Mountain Peak Everest build bike at isasama na din natin yung kanyang mga price sa bawat parts nito. Disclaimer lang pala mga ka-LV, ang mga price na ma-mention ko dito ay price pa last July at August 2020. Malayong malayo na ito sa price na nasa market ngayon. So, umpisahan na natin sa kanyang frame. Yung frame nito ay Mountain Peak Everest 2020 model. Ang frame na ito mga ka-LV ay naka-internal cabling na. Kaya malinis na siya tingnan kasi lahat ng cable nito ay nakatago na sa loob ng frame. Ang head tube nito ay tapered na din. At ang size ng headset nito ay 42-52mm. Ang headset pala nito ay hindi na kailangan ng bearing cap. Ito yung i-direct mo na lagay yung kanyang bearing sa kanyang head tube. Ang seat tube size naman ito ay 31.6mm. Naka true axle na din ito mga ka-LV at glossy naman yung kanyang finish. At ang size naman ng frame na ito ay medium or 17 inches. Nabili ko ito last July 2020 ng 6,500 pesos. So dumako naman tayo sa kanyang parts and components na nakakabit dito. Simulan natin sa kanyang cockpit. Yung stem at handlebar naman ito ay galing din sa Mountain Peak na brand. Ang stem nito ay may haba na 35 to 40 mm at ang handlebar naman ito ay may haba na 750 mm. Yung seat post naman ito ay from Trubatib na merong 27.2 mm na diameter at ginamitan ko ito ng adapter para kumasya siya sa seat tube ng frame ko na merong diameter na 31.6 mm. Ang total price naman nitong cockpit ko ay umabot ng 1,900 pesos. At ang brake set naman na nakakabit dito ay from Shimano MT200 hydraulic brakes na merong 160 mm rotors front and rear. At nabili ko naman ito sa halagang 1,800 pesos. Isunod naman natin ang kanyang fork. Ang fork naman ito ay Mountain Peak brand din. Ito yung XR4 na merong 120mm na travel at naka-air na din. Ito naman ay nabili ko sa halagang 3,800 pesos. Nga pala mga idol, kung nakaabot kayo sa part na to at hindi pa kayo nakapag-subscribe ay mag-subscribe na at pakiclick na din ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na i-upload ko pa. Salamat! So punta naman tayo sa kanyang wheel set. Unahin natin yung kanyang hubs. Yung hubs naman nito ay from Isidu Kogar sealed bearing na merong 32 holes. Yung price naman nito ay 2,800 pesos. Yung rims naman nito ay from Kore na brand. Naka-tubeless ready na rin ito at alloy na din. Ang price naman nito ay nasa 1,700 pesos. Ang spokes naman nito ay from Ragusa at nabili ko naman ito sa halagang 350 pesos. At ang tires naman ito ay galing sa V-Tar Mission na merong size na 27.5 by 2.10. At naka-tubeless ready na din ito. Nabili ko naman ito sa halagang 2,900 pesos. At punta naman tayo sa kanyang drivetrain. Ang setup pala nito ay naka-1x. At ang crankset nito ay from Racework na naka-Halotech na. 172.5 mm naman ang haba ng crank arm nito. At merong chainring na 36 teeth narrow wide. Nabili ko naman ito sa halagang 1,800 pesos. Ang gear set naman ito ay from Shimano Diori M5100 na 11 speed. Meron naman itong cogs na 11 to 50 teeth. At nabili ko naman ito sa halagang 7,400 pesos. So ayun mga ka-LV, yung total price pala ng build bike ko ay umabot ng 31,450 pesos. Hindi pala dyan kasama mga ka-LV yung bayad ko sa mekaniko. So dito ko natatapusin yung video na to. At kung nagustuhan nyo naman yung video na to ay pakiiwan naman ng isang like, comment at pakishare naman sa mga kaibigan nyo. Maraming salamat, hanggang sa muli, ride safe!